Okay, may bago na namang nilabas na MTB si Rhino. Noong last time, meron tayong binacheck na road bike ni Rhino na below 10,000 pesos, pero ito mas mura ito doon. Road bike yun, ito ay MTB 1x9 speed, naka-hydraulic na. Ito si Rhino Kratos, around 6,000 pesos. So, tignan natin kung usulit nga po yung presyo niya doon sa specs na meron siya. So, like, comment, share, subscribe. Let's go! Okay, i-bike-check natin itong bago dito sa Budget Bikes Cavite na Rhino. So, ito yung Rhino Kratos. So, medyo maangkas yung pangalan nito. Tignan natin kung sulit nga ba to. So, yung frame nito, yung material na ginamit ay alloy 6621. Tulad sa mga nababike-check natin, mga road bike and mga budget na MTB. Puro na yung mga alloy. Dati kasi nung pandemic, kasagsagan, bakal pa around 9,000 or 7,000 to 9,000 pesos. Pero ngayon, mura na yung mga MTB ngayon. So, ito, binabadik natin si Rhino Kratos. So, yung frame nito, ay ang ganda ng kulay para sa akin. Bumabagay kasi nga, favorite natin ang orange. So, yung kinis niya, hindi siya ganoon. Kakinis, kita-kita yung welding nito. So, may mga tao na okay yung ganyan. So, may mga tao na hindi, mga ma-seselan. Pero, yung ganito, makikita mo kasi yung integrity ng pag-welding dito or ng mismong frame niya. So, yung taas, nandito yung mismong model niya, Kratos. And dito, may MTB, Rhino. Mayroon siyang texture pag ginaganon ko siya. Yung top tube niya, medyo may pagka-manipis lang siya. Yung para siyang pandesal na napit-pit. Yung down tube niya, medyo may pagka-mataba. So, usual sa mga MTB niya na babayitsik natin, may makakatabaan talaga yung mga down tube niya. So, yung head tube ay straight lang. And ito yung logo ng Rhino, nakakala ko dati sa Lago ba? Rhino pala talaga yan. Yung cable routing, internal meron sa left and right side may butas, pero naka 1x2. Yung right side niya, ito yung kanyang RD pala. Ito yung RD cable sa kanyang kanan ng down tube. Sa taas naman, merong external cable para sa kanyang brake cable. Ayan, pupunta sa kanyang likod. Pero kung gusto nyo gawing 2x2, tingnan natin. Meron naman doon. Ayan, so meron naman doon stopper kung gusto nyo gawing 2x. Meron ditong bakanting butas, so may nakabang na rin. So yung size nito, wala siyang nakalagay na specific. Pero sa dami nang nabike ko, mga ganito ay sa 16 to 17. Yung sizes niya, medium lang yan, mga ganyan. So yung lagay natin ng ulam, meron sa kanyang down tube. Sa seat tube ay wala, kasi parang feeling ko pag nilagay dito, natama na yan dito. Ayan. So yung FD, wala, huwag nyo hanapin sa akin, naka 1x2, pero pwede kayo maglagay ng FD, hindi naman ako magagalit dyan. So yung crankset niya, 34 teeth, square taper, 170mm. Ayan. Yan yung una nyo i-upgrade siguro, depende sa inyo, pag kumuha kayo ng mga ganito na bisikleta. Ayan, naka 1x, pero square taper pa siya. Yung chain, meron siyang missing link na hindi naman nawawala dito. Yung brand niya, hindi masyadong makita. Ayan. Saka na ba lumamasa, masyadong maliit. Pero parang hindi siya SUMC. Yung RD cable, nasa ilalim. Ito yung usual na matalas kalawangin. Kaya yung iba nilalagyan dito ng, tawag dito, nakalimutan ko. Ayan. Yung para sa RD guard. RD guard pala. Ayan dito. Ay, hindi pala RD guard yun nandito. Ayan. Yung tela dito. Nakalimutan ko. Matanda na tayo. Yung RD niya ay Senza MX-9. So kami minsan ang bike ko, yung mga budget o nasa ganitong range ay naka MX-9 talaga. And Senza MX-9. Yung 9 speed nito, nagulat ako kasi naka-cassette pa siya. Ay, naka-thread type pa siya. Ayan. So, 1x9 speed pero thread type siya. So, sana man lang ginawa na lang itong cassette. Pero malamang sa malamang, mas tataas pa yung presyo nito sa 6,000, around 6,000 pesos, ganyan yung nilagay nila. So kayo nang bahala magpalit daw sa cassette. Ito ay 13, parang 20 to 30 yung nilagay dito na sprocket, pero thread type pa siya. Yung kanyang hub ay alloy na and the silvering, yung tatak niya ay huhuhan, alam nyo na yan. Diyan ang galing yung COVID-19, saman saan niya. Spokes ito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36 yung holes niya. Daba wala alloy rim. And yung presta, hindi pala nakapresta, naka-threader bulb pa siya. And yung gulong, wala siyang specific na brand, alien siya, kulay black lang. So normal, sa mga napabike natin, madami tayo napabike na ganitong klase. Ng mga surprise range niya, wala talagang brand yung nilalagay na gulong. Kasi kung ginawa niyang Maxxis or Kenda, Choya, mas pumamahal pa yan. So sana all, magmamahal, no?
Yung size niya ay 27.5 by 2.125. So 27.5 by 2.125. Ito yung 2.125. Eh mga 2.2 siguro yung pinaka-max dito sa likod. Ayan. So okay na naman niya, huwag niya nang palitan. Laspagin niyo muna. Yung kanyang brake sa likod, brake cable niya, mechanical to, single piston. And naka-IS mo, international standard, yung pwedeng lipat dito. Nandito. Yung kanyang caliper mount. Ayan. 160mm rotors and syempre na quick release. And meron siya dito ang freebie na stand or kickstand na kasama. Yung seat post niya, bakal pa to, 27.2. Madaling manakaw yung kanyang seat post. Ayan, natatanggal. And ito naman yung ball bearing niya and hard plastic. Ayan. Na pedals na, stock lang din to. Ito yung nilaloster the seat post pag nagtagal-tagal. Ganito yung seat post ni Battle Opera 1.0. Ayan. Nirapan ako umahon nung nasira yan eh. Gumagano na yan eh. Pero laspagin nyo muna, nasa inyo kung papalit kayo kung pang bike to work. Laspagin nyo muna yung mga bagay-bagay dyan bago kayo magpalit. Yung upuan naman, hindi siya ganun kalambot, may pagkamatigas. Ayan. Dito lang tayo sa kanyang port. 80mm travel, may mga sangsag dito. And bakal pa to. Normal sa mga budget na ganito. Around 6,000 pesos. Ayan. Meron siyang manual lockout and preload sa kabila. Yung gulong sa unahan or wheel set, same lang din. 27.5 by 2.125, naka double wheel alloy rim, spokes 34, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay. 36 pala. Ayan. And yung gulong niya, same lang din. Ito. 160mm rotors and naka 6 bolts and QRV din siya sa harap. Dito naman tayo sa kanyang stem. Stem ito nasa 80mm. Itong Neko na to, alam nyo na yan, kapag mga ganitong stock, ito ay ball bearing pa. Neko yung ginamit dito. May pagkamataba yung kanyang stem. Ayan, square type. Ayan o, hindi siya yung pabilog. Clamping 31.8 and yung kanyang handlebar around 700mm. Kamukha nung kamukha nung yung brand na Pro. Alam niyo 'yon, ito naman Gro. Ayan, so feeling ko yung unang kita ko dito, ganun yung nakakita ko eh. Ganun yung naaninag ko eh, parang yung Pro na yung kulay blue yung low, yung kulay o yung ng brand nila. Ito naman Gro. Ayan. Kaya pala parang dito familiar din. Pero ito ay alloy na. Yung kanyang handlebar dito may pagka-box swift na rin yan. Yan, kita nga ito na naman dyan. And dito sa kanyang handle grips, wala siyang lock-on. Ayan, wala dito yung tutornilyuhin para hindi siya umikot-ikot ng maigi. So walang ganon. Yun yung tinatawag na lock-on. And yung kanyang hydraulic brake naman ay sib-simmer. So nung pandemic pa, kalat na kalat na to. So marami na rin gumagamit ito. Yung mga ganitong klaseng brake, kung baguhan, okay to. Laspagin nyo muna bago kayo magpalit. Ayan, pero dapat alam nyo kung paano gumamit nyan. Kasi nga, minsan pag nabreak mo yung unahan nyan, may experience mo yung unang 360 ng buhay mo. Ayan, pero yung dalawang runs, syempre magpapalit ka. Lalo kung ginagamit pang bike to work. So, nasa'yo. Parang, pero gusto kong ipahatid sa'yo, bago ako magpalit isang pyesa, siguraduhin mo na nasulit mo siya. Ayan, kung hindi ka komportable sa seat post o sa stem, magpalit ka. Comfortability, yun ang number one. Pero kung okay naman sa'yo lahat, huwag mo na magpalit na mag-upgrade. Senza MX-9, yung kanyang shifter dito. So ayan, hindi ko na titimbangin to kasi yung mga gantong timbangan, alam na natin yan, nasa 14.5 to 15 kilograms yung mga MTB na ganito. Kasi yung mga tinitimbang lang natin, usually yung mga road bike, gravel, and the fixie. Ayan. So ito, si Rhino ay MTB. So yung presyo nito, bago natin makalimutan, ang presyo niyan ay, ayan, nakuha ang by 9 speed na 27.5 alloy hydraulic brake. Yung SRP niya ay 6.5 siya, yung kanyang cash. Ayan, so kung gusto niyo i-cash yan, nandyan na. Dito lang yan sa Budget Bikes Cavite. Kung medyo malayo naman kayo, meron silang Shopee page. Nandyan sa description ng video na to, sa comment section, yung kanila Shopee. Yung Shopee link nito, kung meron akong nakita, ilalagay ko rin sa baba.
para i-treat nyo lang kung medyo malayo kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-deliver sila niyan via Shopee. Ayan. Kung wala naman kayo pambayad, nasa account, Cavite na din kayo, pwede nyo i-home credit. Ayan. Sa home credit, nag-utang ka nga. Nag-bisikleta naman. So, ayan yung ating bike check dito sa Rhino. So, ano masabi nyo dito sa Rhino na na-bike check natin? Para sa inyo, okay ba yung 6,500? So, para sa akin, malamang sa malamang, datanong inyo ko. Kung nagbabike to work kayo, baguhan kayo sa bisikleta, yung mga ganito, at kahit ang budget nyo, yung mga ganitong bisikleta, ay okay na rin. 6,500, alloy frame, hydraulic, naka 1x9 speed, hindi nga lang sa nakakasit. Naka-tread-tread pa siya, pero okay na rin yan. Kung bang bike to work lang, bang bike to school, bang yan-yan lang, okay na to. Pero kung gusto mo na mas maganda, pang matagalan, budget mo nasa around 20 to 30,000 pesos, magbuo ka na lang. Mas okay yan. Kaya sa mga ganito. Pero to, pang bike to work, okay na to sa 6,500 pesos, palag-palag na rin to. So, yung mga gusto kumuha na tong Kamiko na chest bag, nandyan lang yun yung sa baba. Ayun, mga malakasan yan, papogi ka. Kung gusto mo pumogi, tulad yung Soviet, kumuha ka nito. Ayun, nandiyan yung link sa baba, chest bag. Like, comment, share, subscribe, Soviet. I love you all. Dito lang yan sa Value Best Cavite. Designing up.